Hello! Welcome back again po dito po sa aking channel. Kamusta po kayo? So ngayon po magluluto na naman tayo ng isang putahe na paniguradong magugustuhan nyo. So gagawa tayo ng Creamy Alfredo Pasta with Tuna Chunks. Yung po yung gagawin natin today. So narito po yung mga ingredients na ating kakailanganin. So ito po yung mga ingredients na ating kakailanganin. So gagamit lang po ako ng linguine pasta. Ayan po. 1 kilo po siya. All-purpose cream, evaporated milk, kahit ano pong brand, pwede po kayong gumamit ng ano po yung kinasanayan yung brand, pwede po. Butter, parmesan cheese, yung parmesan cheese po natin is 1 cup, or depende po sa ano nyo, kung gusto nyo ng mas marami, okay lang po. Then meron po tayong tuna chunks, ayan po. Fresh na parsley, cooking oil. Yung cooking oil po natin, ang sukat niya is nasa 1/4 cup. Black pepper, ayan po. Salt. 1 teaspoon of oregano leaves, ayan po siya. Yung oregano leaves po niya is duro po siya kung makikita nyo, ayan po. Ground na po siya. White pepper, 1 teaspoon din siya. Garlic powder, ayan po, 1 teaspoon din. Saka basil leaves, ayan po. Around 1 teaspoon din siya. Then gagamit tayo ng white onion saka 6 cloves of garlic. Ayan po siya. So ngayon po kung nakikita nyo, nagpapakulo na po ako ng tubig dito sa kaserola natin. Yung tubig po natin is around 1.5 liters. Ayan po. So habang malapit na siyang kumulo, maglalagay na po tayo ng asin. Ayan. Then yung cooking oil po natin, ilagay na po natin niya. Pakukulin lang po natin ng konti bago natin ilagay po yung pasta po natin. So ngayon po, kumukulo na po yung water natin. Maglalagay na po tayo ng pasta. So kaya po meron siyang cooking oil para hindi po magdikit-dikit po yung pasta natin. Ayan po. Okay, so ngayon po, napakulo na natin siya ng about 10 minutes. So okay na po to. Then, chinek po na rin siya kanina. Al dente na po siya. So, papatay na po natin yung apoy. Then, i-drain lang po natin siya. So, ito na po yung pasta natin. Na-drain na po natin siya. I-dressel lang natin siya ng konting oil para hindi po siya magdikit-dikit. Ayan. Then, i-set aside lang po natin siya. The next procedure natin is magpapainit po tayo dito ng frying pan. Ayan po. Ayan po. Kalahati lang po ilalagay natin. Ayan. Then is ipa-fry po natin yung tuna natin. Ang tawag po dun is shallow fry lang. Po. Lalagyan na po natin. Ayan lang po natin ma-absorb punang-una yung butter po na nilagay natin. Then maglalagay na rin po tayo ng salt. Saka black pepper po. So yung heat po natin is nasa medium heat lang po siya. Huwag po natin bibiglayin. Ayan po natin ma-absorb po ng tuna. Okay, so kung ngayon po nakikita niyo, nag-iba na po yung kulay niya. Ayan po. Ibig sabihin po natuluto na po yung tuna po natin. Then na-absorb na po yung
ingredients na nilagay po natin dito sa frying pan po natin. So ngayon, isi-set aside na po natin siya. So isi-set aside lang natin itong tuna chunks po natin. Then tayo ay magsusutay na po. So using same ano frying pan po ito po. So gagawin natin is maglalagay lang po ulit tayo ng butter. Ayan po. Tapos ilalagay na po natin itong white onion po natin. So sautéin lang po natin siya. So ngayon po, kung mapapansin nyo, nag-caramelize na po yung white onion natin. So pwede na po tayong maglagay ng garlic. Yung garlic po natin, lalagay na po natin siya. Then, ilo-low heat lang natin siya. Yan. So ngayon maglalagay na tayo ng all-purpose cream. One can. Saka itong evaporated milk. Ayan po. Then itong 1 teaspoon of garlic powder. Saka 1 teaspoon of white pepper. Saka itong 1 teaspoon of oregano. Ayan. Mix lang po natin siya ng maigi. Then maglalagay lang po tayo ng basil leaves. Pinch lang po ang lalagay natin sa kanya. Sisimmer lang po natin siya. Okay, so ngayon kumukulo na po siya. Ayan po. So maglalagay lang po tayo ng half cup ng parmesan. Ito po. Kalahati lang po ilalagay natin. Then maglalagay po tayo ng black pepper. Okay. So stir lang po natin siya hanggang medyo lumapot ng konti. Ngayon po, dito po sa pasta natin is ilalagay na po natin yung tuna po natin. Ayan po. Para hindi po siya madurog, sa ibabaw lang po siya. Ayan. Saka po natin i-add itong cream sauce po natin. Ayan po. Lalagay po natin dito sa ating pasta. Ayan po. So, yan na po yung pasta natin. Set aside lang po natin siya ng mga about 4 minutes para lang po ma-absorb po yung cream mixture po natin. Ayan. So, malasang malasa po ito. Okay, kung makikita nyo, ayan po. Naglagay na po ko sa isang plate. So, ngayon po, lalagyan lang po natin siya ng fresh parsley. Ayan po. Parmesan cheese. So ngayon po, ito na po yung finished product natin ng Creamy Alfredo Pasta with Tuna Chunks. Ayan po siya. Okay guys, so ano pang hinihintay natin kundi
Tikiman na! So ngayon, titikman na po natin tong Creamy Alfredo Pasta with Tuna Chunks. Titikman na po natin siya. Nalalagay lang lang ako ng black pepper. Wow! Ang bango niya. Wow! Sarap! Very creamy talaga yung ano niya, yung noodles niya. Talagang malalasan mo talaga yung ano niya, richness ng ano, ng creaminess niya. Ang sarap! Iba naman natin yung tuna chunks niya. Grabe, sarap! Kasi sabihin natin itong noodles niya. Napakalinamnam ng ano niya, nung, yung combination po nung ano, itong noodles po natin, itong pasta, saka yung tuna po natin, pag pinag-combine po sila, napakasarap niya. Tapos yung ginawa pa natin, cream mixture niya, talagang malinamnam siya. Grabe. Tapos dinagdagan mo pa ng parmesan cheese. Masarap. So again po, lahat po ng ingredients po nito, itong Creamy Alfredo Pasta with Tuna Chunks is matatagpuan po lahat po ito sa grocery. So lahat po mahanap po sa grocery ito. Hindi po kayo mahirapan. Madali lang po hanapin lahat po. Sarap. Hindi po siya nakakaumay na ano, pasta. Saka yung pagka-creamy niya, iba yung dating niya. Linamnam talaga. So, kaya-kaya nyo pong gawin to. I-try nyo na. Okay guys, kung nagustuhan nyo po itong ginawa natin, Creamy Alfredo Pasta with Tuna Chunks, like and subscribe lang po kayo dito po sa aking channel. Don't forget po na i-click yung notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat po muli. May more power to you.